WIC, programang sasahulin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambol sa TWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambol sa TWIC, programang pwede kang mag-lipsak. Pinakwedaw, pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambol sa TWIC. March 10, 2022 edition ng Karambola sa DWIZ 882. Ito po si Conrad Banal at si Attorney Trixie Cruz Angeles. Ayon daw. Ha? Nagmamadali na umakyat ng hagdanan. Okay. Tumatakbo na hagdanan. Okay. Text line ng aming programa 0999-376-6768. Okay? 0999-376-6768. Ang aming app, pwede nyo i-download. www.dwiz882am.com. Ayan, andito na ho yung aking partner. Ayan, maganda na naman na suot. Ayan. Okay, mapapanood, mapapakinggan nyo kami sa Facebook at sa YouTube. Live yan. Okay? Like, share, follow, subscribe. Nasa Luminous din ho kami. Just in case you're interested. Okay. Ngayon, andito na si Trixie. Ay, naka. Okay? Daming kadamahan. Teka, hindi kita makita. Eh. Ano ba itong... Ay, ano ba ito? Bakit may ganito? Ayan. Mas maganda yung nakikita mo. Maganda tanawin. Hindi. habang nagbabalita ka. Shut. Ito, sinagot ng Comelec ang Rappler. Rappler? Yes. O Rappler issue? O Rappler? Hindi, ang Rappler mismo. Ay, talaga. Ang sabi ng Comelec. Ang Rappler parang nagre-reklamo. Na? Yun daw suspension nung kanilang kontrata, mukhang si dating acting chairperson. Inting. Si Com Inting. Socorro Inting. Mm. Kasi nung ginawa yung desisyon, siya pa ang acting chairman. Meron na hong bagong chairman ngayon eh. Kahapon na, nung isang araw na appoint na. Uh-uh. Ang sabi ng Rappler, eh bakit si Chairman Inting lang ang nagdesisyon ng suspension? Eh samantalang nung nagdesisyon na kukunin ang Rappler, collegial body. Ang sagot? Sinagot niya, ano, hindi collegial body yan. Mm-hmm. As far as I know, lahat daw ng desisyon to be taken as a collegial decision. Mm-hmm. Okay. Alam nga naman sasabihin ng ibang commissioner, hindi, ayaw namin. Ang sabi ho ng Rappler, it is unfortunate. Unfortunate. Hindi sila makahirit eh. That commissioner in team who signed off on this agreement as acting chairman less than 2 weeks ago and who declared just a day ago that the commission would await the Supreme Court's decision on the matter has gone ahead and unilaterally given instructions to set our agreement aside. Paliwanag ko yan. Mm-hmm. Okay. Unfortunate. Sinamang palad daw po. Sa sinamang palad. Sinamang palad. Mm-hmm. Eh, si Inting, na commissioner lamang, eh, 2 weeks ago, pumirma siya dito sa agreement na to. Mm-hmm. Pagkatapos, noong kinu-question yan ni Kalida, sinabi niya, eh, lalaban sila sa Supreme Court. Okay. At bahala na Supreme Court magdesisyon. Mm-hmm. Eh biglang-bigla daw siya mag-isa, ha? Unilaterally, siya mag-isa lang. Ni hindi daw tinanong ang Rappler. Mm-hmm. Na sinabi na suspindi yung agreement na yan. Hindi man lang daw sila tinanong. Hindi man lang daw. Wow, okay. Yan po ang Rappler. Okay. That's Rappler for you. Victim na naman sila. Victim na naman. Uh-huh. Okay.
pong kine-question. Yan pong ano, langib sa mukha, aside. Grabe. Aside. Hindi kasali yan sa issue. Okay, okay. Pero sinasabi ko rito, hindi ko kasama sa issue yun. Ang issue dito talaga, yung memorandum of agreement between Rappler at saka Comelec. Okay. At yung Comelec ko, huwag niyo sasabihin, hindi ku, hindi ku. Kumulek? Okay. Hindi yung kumulek. Pag kumulek kasi, parang may tinanggap eh. Kumulek, hindi po kumulek. Kumulek, kumukulek. Okay. Yung kumulek, past tense. Maginaw. Sobrang ginaw dito. Maginaw. Okay. As you were saying. Yung question muna ko is Gian sa Supreme Court. Alright. Okay? Eh, bakit kaila, ito nga ang punto dyan eh. Ba't kailangan umabot doon? Ba't kailangan umabot doon sa magkakasuhan kayo? Yung Comelec, lalabanan mo yung OSG, ganyan, mababakbaka kayo. Eh, siguradong talo ka naman. Correct. Ang ganda ng mga puntos ng OSG. Yun po ang dahilan kung bakit nakita ng Comelec yung mga puntos. Mukhang hindi masyadong napag-aralan yung Memorandum of Agreement eh. Hindi nga. Yun ang lumalabas ngayon dito. Okay? Kaya ho si acting chairman siya noon. Okay. Commissioner Inting. Eh sinabi, suspend muna natin. Okay. Okay. Magkakahiyaan ho. Mm-hmm. Okay. Suspended habang may hearing. Mm-hmm. Habang Supreme Court. Okay. Kasi baka batuhan pa sila ng TRO na Supreme Court. Lalo kahiya-hiya sila. Correct. Okay. Ang lakas ng kaso ng OSG. Correct. Malamang nakita ng Comelec, bah, ganito pala to. Mm-hmm. Ba't hindi napaliwanag to noon? Laki yung chance niyan. Totoo yan. Na ganyan ang nangyari. Baka hindi na-discuss na maayos. May lumakad po. May lumakad. Sino yung lumakad? Iba. Ang suspicion ng karamihan tao, di walang iba kundi yung spokes. Mm-hmm. Yun, may naglalakad. Ah, unconstitutional po ang punto ng OSG. So yan, sinagot na. Mm-hmm. Hindi tama yung sinasabi ng lagi a Rappler, laging me. Kulang sa facts. Selective yata yung kanilang pagbibigay ng... Bakit mag-isa daw siya nagdesisyon? Mm. So hindi sila nagtanong sa loob. Style nyo, ha? Mm. Hindi sila nagtanong sa loob. Basta bumanat. Para bang yung kay Bongbong, hindi naman siya yung windmill sa Ilocos? Yeah, isa pa yan. Kasi ang may-ari niyan, Ayala eh. O, hindi sila chinek kung paano napunta sa Ayala yung mga windmills. At wala naman sinasabi si BBM na kanya yun. Hindi pa project niya yun. In the terms of ownership. Hindi nga ownership, sinasabi project niya. Sabi ng Rappler, hindi niya project yan. Mm-hmm. Kasi ang may-ari niyan, Ayala. Mm-hmm. Paano, how do you jump into a conclusion na hindi project ni Bongbong yun dahil ang may-ari, Ayala? Are they even connected? Hindi ba? Ganyan po ang style niyang Rappler. That rag. Huwag na natin sabihin yung langib sa mukha dahil hindi yun, hindi yun issue eh. Hindi. Yan ang issue fact sa... kasi ang issue sa sa Rappler, yung ganyan, jumping into conclusion. Okay? Mm-hmm. Mas malakas pa hon, tumalunto sa palaka. Pagdating sa conclusion. Totoo yan. Hindi naman sa dahil sa may mga mukhang palaka doon. Hindi. Figurative lang po yun. Kung tumalon, tumalon sa isang conclusion, and jumping into conclusion, malapalaka. Okay. Figurative lang yan. Metaphor ba? Metaphor. 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 Mm-hmm. Oh. Yan. That's out of my chest. Init na init ako sa issue to, Trixie. Nakakainis naman talaga dahil, eh. Sa dami-dami ng media outfit, ang pipiliin ng Comelec, eh itong isang that you should not touch with a 10-foot pole. Hindi ba? Na ang daming controversy, ang daming issues, may mga kaso, sinasabing foreign funded, yan papipiliin mo sa isang napakahalagang bagay na eleksyon? Why? Di ba? Di ba kayo nag-iisip dyan? Well, sa bagay. Hindi.
Bagay. Pero tungkol naman doon ho sa Oplan, Baklas. Ayun, oh, ano. The most Oplan eh. Mm-hmm. Parang ano to eh. Parang may element ng national security, di ba? Oplan, Baklas. Mm-hmm. Parang may i-re-raid tayo. Mm-hmm. Re-raid din natin yung mga posters. Mm-hmm. Tuloy-tuloy daw ho ang Oplan, Baklas. Okay. Pero sa mga public places lang. Okay. Ayan. Kasi daw, Trix, yung TRO ng Supreme Court, para sa private property lang. Mm-hmm. Ayun. Halimbawa, mall. Okay. Meron napakalaki, dambuhalang billboard. Letter V yung ano, mm-hmm, design. Para sa Lenny Kiko. Mm-hmm. Hindi mo pwedeng galawin yung Comelec. Kasi SM is a private. Ano? Pero it's ano private, rule doon? Sino nag-finance? Nung binabayaran yung billboard eh. Hindi naman yung private citizen yung gumawa noon at naglagay noon on his own. Kasi yung SM, nire-rentahan yan. Okay. Nang supposedly, quote-unquote, friends of Lenny. Okay. Yan. So sila yung naglagay noon. Considered ba yun na private din sila? Sila naglagay noon doon, sila gumastos. Private citizen yon, di ba? Private pa rin yon, siguro. Okay. Siguro lang. Kapag ano, yung mga ganun na it entails cost, iba yan eh. Iba yung usapan dyan eh. Yun na nga eh. So, yung... Hindi ko... Kasi nire-report pa rin yun eh. Yung, halimbawa, somebody pays for that, that counts for election spending. Okay. Yung mga dati kasi, yung mga friends of, na nagbabayad for a candidate, hindi yan kasama sa computation na ginastos ng kandidato. Hello? Pero ngayon, kahit friends of yan, kasama yan sa computation. So, pwedeng baklasin? Iba kasi yung issue ng baklas eh. It's not... Yung election spending, iba pa yan. Iba pa yan? Yung pagkakabit, that's what's before the Supreme Court now. Yeah. Exactly what is covered by the sabi, rule. Yun na nga, hindi natin alam. Uh-huh. Ang sabi siya ng Comelec, tuloy-tuloy yung Oplan Baklas sa public places. Okay. Is the mall a public place? It is. Although it's owned by a private corporation. Iba situation depends. Nun. Depends sa situation. Paano yun? Paano yan? Or for purposes, kunwari, of searches. Halimbawa, bahay ko, okay yan. Mm. Bahay, sigurado. Naglagay ako. Halimbawa, Lenny, o Ping Lacson, Pisot, okay, o Boy Casino. Naglagay ako sa bahay ko. Hindi ba? Hindi mo pwedeng galawin yan. Okay. Sa mall, sabi ng Comelec, public place, pag... Sabi ng Comelec, public place. Hindi. Oplan Baklas sila. Sa public places lang. Ngayon, tanong ko, yan bang mall? Hindi. Kasama yan doon sa tuloy-tuloy ang Oplan Baklas? Hindi eh. Hindi siya considered. It's still private. Property. The fact that people are allowed in but is it's a public place. No. It's at the discretion. That's why even sa mall, you can exclude people. Uh-huh. For no reason. Sabihin ng may-ari, ayoko ng mukha niya eh. Pwede yun. Okay. Pwede mong i-search yung mga tao going in, going out. Pwede yun. Yung rules ng private person yung mag-a-apply. Ang susunod na tanong, yung billboard, hindi naman yung SM Mall ang gumastos doon. Well, yung election spending is a different issue from baklas. Hindi kasi, ang sabi nila kung private, nasa private nga, pero ang naglagay, politiko, hindi pwede yan, baklas yan. Kasi the ownership of the materials will matter. So kunwari, akin yung poster, bahay ko, ako naglagay. Hindi ka pwedeng galawan. Ilang issue. Hindi nga, isa mo. Belongs to the, ano? Hindi namang SM Mall ang naglagay nun eh. At hindi sila yung may-ari. At hindi sila may-ari nung, may ibang naglagay eh. Ano yun?
covered ba? Yun ang sinasabi ng covered, na covered eh. Nila. Ayun. Eh, hindi na nga eh. Kasi we're making too many distinctions. Ayan. So, yan po ang problema sa COMELEC. Pag gumanong distinctions. Nakakataranta, nakakalito yung kanilang mga rules. Mm-hmm. Okay? Oh, yung permit to campaign. Mm-hmm. Hanggang ngayon, hindi pa ho resolved. Ay, nako. Ah, sa Cordillera lang daw ho. Ang permit to applicable campaign. Yung TRO. Mm. Against the permit to campaign. Yan. So, lahat ho ng mga magkakampanya niya ngayon, mag-uunahan kayo dun sa opisina ng COMELEC. Malapit na ang ano, campaign period ng local government officials. So, mag-uunahan kayo dun sa opisina ng COMELEC. Naku po. Good luck sa inyo, mga kandidato. Party list! Makakampanya ka, ang daming party list. 117. Tuwing kampanya mo, hihingi ka ng, tuwing labas mo, hihingi ka ng permit sa COMELEC. Tuwing labas mo. Very good yan. Okay? Eh, at least may bago na ngayon mga commissioners eh. Ang ating tinitignan, sana may pag-asa pa siguro. Hindi naman hopeless to eh. Okay? Yung cancer ho sa COMELEC, curable. Yes. Kasi natanggal na yung talagang mga cancer. yung medyo cancer. Yung kapansin-pansin talaga mga cancer. Natanggal na ho na. So, meron pang pag-asa yan. Baka baka lang naman na makita nila na tawag dito. Well, sabi nila kasi yung by chance, yung tawag nila dito, coincidence. Okay. Sabi ni Einstein, yan daw coincidence is God's way of intervening. Okay. Sabi ni Einstein, yung coincidence. So, may purpose yung mga coincidence. Okay. God's way. Galing nung insight ni Einstein doon. Everybody thought he was an atheist, was he? No. He was not. No, I believed in God. He believed in God. So, yeah, he did. He believed in a higher being. Parang in Newton. Si Newton, meron siya, he was explaining Pluto, na he believed that God intervened kasi meron siyang calculations about the solar system. Okay. At some point, hindi niya ma-explain kasi that was later explained by Pluto. Uh-huh. Yung computations of each of the planets, yung speed gravity, nila. Gravity. Uh-huh. So, it's affected kasi yung by each gravity other's gravity. Uh-huh. So, nung hindi pa ma-compute kung bakit meron pang kulang, he called it the hand of God. Yun yung explanation. Uh-huh. So, ganun din. Kumbaga, approaches. Para kay Einstein, si God lahat. So, he put it, everything makes sense because God makes sense. Uh-huh. God is in the equation. Yun. Kaya pati coincidence, sabi niya, it's God's way of intervening. Yun. Ganda. Mm-hmm. Gusto ko yun. Gusto ko. Lalo ako humahanga kay Einstein. Okay. Eh, baka ho, etong COMELEC, kumbaga, by coincidence lang, baka naman makita na nila yung campaign permit na yan. Kailangan ba talaga yan? Uh-huh. Okay? Uh-huh. Eh, dahil ho nung nag-file kayo ng Certificate of Candidacy at in-approve ng COMELEC, yun na yung permit nyo to campaign. Uh-huh. Ano pa yung kailangan ng permit to campaign na yan? Okay? Makikita lang dyan eh. Yun ang problema dyan, okay? So, sa ngayon daw ho, ang COMELEC, medyo kakapa-kapa, yun ang balita ko sa loob. Yung mga bago, kasi ilang araw pa lang. Okay. But there are immediate issues. Dear sirs, na kailangan nyo ng tignan. Okay? Hindi pwede sabihin yung, bago pa lang ako eh. Hindi eh, may mga issues eh.
Learning curve pa to. Aba, hindi. Di na? Hindi na. Mm-hmm. Kailangan mag-desisyon na dyan. Kasi malapit na yung kampanya ng lokal. Uh-huh. Maguluho yan. Kung permit. May magre-reklamo, ito walang permit. Nangangampanya. Mm-hmm. Ano ba yan? Di ba? Ibig mo sabihin, ang kandidato umiikot. Kahit sino pwedeng lapitan, asan ang permit mo? Pwede, bakit hindi? Ganon. Sige, di asaya. At saka tingnan natin kung kaya nila yan. Di asaya. Game. Di asaya niyan. Hindi ba? Mm-hmm. Okay. Masaya nga. Oh, masaya yan. O, plan ba class? Masaya din yan. Sige nga. Tiaro today. Tingnan natin kung buong Pilipinas, ma-inspeksyon nyo. At ma-baklas nyo yung mga dapat baklasin. Mm-hmm. Okay. Yeah. Tinitignan-tignan ko pa kung meron pang ibang mga partnerships itong kumilig na hindi sinasabi. Okay. Alam mo, yun nga, Democracy Watch, hindi masyadong na ano yan eh. Hindi na discuss. Hindi open lumabas eh. Lumabas sa media. Pero it's what? It's once ang bayan junior yan eh. Kumbaga, anak? Anak ng once ang bayan? Parang ganun. Related lang? Siguro related. Apo sakaling kingan? Ano yan? Baka. Hindi mo kapinsan. Saan ba galing yan, Democracy Watch? Sa Strat Base. Strat Albert del Rosario. Institute, yes. Convener yan. Convener. Diba? Convener. So, yun, diba? Magpinsan na at the very least. Alam nyo yung convener ho, nung 80s na uso yun eh. Totoo yan. Yun yung mga time ng mga NGOs. Labanan yan, si Marcos. We convener group. We convener group para gumawa ng aksyon. Pero, these are people who, self-appointed guardians of something. Self-appointed dati yan. Sasabihin, convener ng ganito. Okay. Pero sila lang. It's a little group of private people taking it upon themselves to solve the problems of the country when nobody asked them to do that. So, sige. Para sa bayan naman po eh. Oh, sige, fine. Para sa bayan. What if ayaw ko? Ayaw? Who died and put you in office? It's not even an office. Who died? Bakit? Kailangan ba may mamatay? Necropolitics tayo. Ganon. It's the only way Aquinos keep winning. Nabanggit mo yan si Albert de Rosario, nagsalita. Doon tungkol sa crisis natin. May crisis tayo. He's going to give you his 2 cents worth even if you're not asking for it. It's so po. Typical. Tinanong namin. Dahil ho, alam mo, nagkukumahog. Business, government, dito sa nangyayari, biglang-bigla, ang taas ng langis, presyo ng langis. Alam niyo naman langis, fuel, ang fuel, apektado lahat, delivery lang eh. Hindi ba? Sabihin na natin, hindi tayo gumagamit na ng oil for our electricity. Okay? Although we are. Hindi, konti-konti. Okay. At saka for reserve lang yan, kasi napakamahal nga. Okay. Ayaw natin gamitin yan. Pero yung fuel, lahat ho, apektado niya. Delivery ng pagkain. Yes. Okay? Lahat ng kape ni Trixie. Apektado yan, Trixie. Affected na nga ako. yung delivery ng kape mo. Apektado po lahat yan. So na yun, nagkukumahog ng mga negosyante. Okay. At ang gobyerno, naghahanap ng paraan paano natin sigurado may tama tayo. Paano natin maiiwasan na fatal yung tama? Paano natin maiiwasan na kumare the please lang? Okay? Kumare hindi talagang masaktan. I'm tempted to say something, kaya lang aawahin tayo. Sa bakit? Ano yan? Meron akong pangsasalag, pero hindi bali. Ano yan? Never mind, it's mean. Hindi tayo mean dito. Sabi ho ni former Foreign Affairs Secretary. Emphasis on former. Former Albert de Rosario. Okay. Yayakag daw niya ang gobyerno to take concrete actions. Mm-hmm.
Para daw to take concrete actions. Mm. Para daw yung spillover ng Russian invasion of Ukraine, including the immediate repatriation of 5,000 Filipinos working in Russia. Parang hindi naisip yun. In na. Countries neighboring Ukraine. Ginagawa na nga yan eh. Nakantoko ka naman eh. Pero he has to see it to make it look like the government isn't doing anything. Kayo naman. Ayun. Oops yan. Okay. Magbabalik. Ano mo na na. Kasi I'm on a roll here. Naiirita ako dito sa mga to eh. Anos natin 8:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin si Tila and Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Yung pong yung pong mga nagsasabi na ayun nagbibigay ba ng ng advice kay Mr. Albert Del Rosario. Na Mr. Albert Del Rosario, magpahinga na po kayo. Ayan. Eh nagpapahinga naman ho. Habang nagpapahinga, dumadadala. Ayun. Okay. Kailangan daw grabe kayo, mag-repatriate ng Pilipinos. Ito yung dahilan niya kasi daw bumagsak ang Russian ruble. Yung ruble ho, yan yung pera sa Russia. Kung mga peso sa atin, dollar sa US, ringgit sa Malaysia, okay, baht sa Thailand, yen sa Japan, sa Russia, ruble. Okay? Yun daw, kinikita ng mga tao dun. Diyan sa... Kasi iba-iba yung ruble, ginagamit niya maski sa Ukraine, maski sa Latvia, kasi Russia dati yan. Yeah. Okay, nung bumagsak yung USSR, they agreed na magsasari-sarili silang republic. Okay. Well, sari-sarili na silang sin republic nung USSR sila pala. Okay, but yes, they're under the USSR, the Union. Union. Naghiwalay yun ho yan after the Second World War. Okay, nung kasi under Tsarist Russia, they were one and the same country. Tsarist Russia pa ho. So ngayon, ruble din ang ginagamit na pera dyan. Bumagsak daw ang ruble dahil sa mga economic sanctions ng West. Kawawa naman daw yung mga OFW, mabuti pa, iuwi na lang. Problema ho, ayaw umuwi. Mr. Del Rosario, ayon sa mga report, sa mahigit 100 na ho yun na kakausap na ating mga embassy people there. At ang sabi, ayaw nila umuwi. Sa sila kukuha ng trabaho, doon may trabaho pa sila. Okay? So, alala si Albert Del Rosario sa mga Pinay doon. At ang sinabihan niya pa yung Duterte administration na seryosohin na raw ho ngayon ang development and extraction of energy diyan sa... Saan? Sa... West Philippine Sea or South China Sea. Seryosohin na raw ho ngayon. Sino ba may hawak nung exploration rights? Coincidence lang yun. By coincidence po, yung boss nitong si Albert Del Rosario, si MVP Group, yung na may-ari e Salim Group ng Indonesia. Yes. Pero nagpapasasa dito sa Pilipinas. Yes. Yan po ang merong exploration rights diyan na ginawad ng Pilipino, ng Philippines. Okay? So mabuti pa daw i-develop na yan. Yan ang solution. Kalain mo na isingit pa yun. Coincidence lang yan. Yung kanilang interest na isingit niya sa kanyang statement, ang husay nitong si Conviron, ano? Paraan. The looming energy crisis daw ho sa bayan natin. Mabuti pa i-explore na natin. I-develop na natin yung, ano, yung West Philippine Sea. Yung amin. Yung amin ang unahin natin. Mabuti pa i-develop na natin yan.
kasi daw magkakaroon ng global energy shortage. Ganito po ang analysis dyan. Iahandilin tulad natin yan sa US invasion ng Iraq. Okay. Noong nangyari yun ho, gumanon din ang oil. Ang rule ho dyan, kung gano'ng kabilis tumaas, sobrang taas, gano'ng katarik, ang isang bagay, ang presyo, ang rule ho dyan ng mga analyst, sinasabi nila, gano'n din katarik ka, katawag nito, hindi tarik yun, yung baba. Pababa? Pagbaba, gano'n din. Yung angle na yan, pareho yan. Pag matarik at mabilis ang bagsak, at taas, gano'n din ho ang bagsak niyan. Okay? This oil crisis is not brought about by shortage of oil. No. It's brought about by apprehension, speculation, fear, speculation, and therefore, pag natapos na yung... So it's artificial. Yes. Pag natapos na yung incident that brought about the speculation and the fear, eh babagsak din ho yan. Pero kailangan i-develop na natin yung Miss Philippine Sea dahil... Para bang forever to? Ay, pagkakataon na kayo naman. Naisingit pa yung kanya. Naisingit. Naisingit. At saka yung pagbagsak ng ruble. Okay? It's not going to be permanent. Isa pa yan. Kumbaga, etong gawa si Belisario is espousing the propaganda of the US, of the West, against Russia. Alam na mo natin, yung gerang yan, ang laki ng kwan, Western media, laki ng propaganda against Russia. They're ganging up on Russia. Grabe yung propaganda against propaganda Russia. So yung ruble, bumagsak ho, out of speculation din. Because fundamentally, ang presyo ng ruble, na-hit niya ho yung tinatawag na equilibrium. Yun yung talagang presyo niya. Ay. Yun na lang sabihin natin. Real value. Yung talagang value niya. Nung bago itong guluhan na to, nandoon siya sa totoong value niya. Hindi ho siya protected by Russia or what, propped up by Russia or purposely suppressed. Totoong open market yung presyo. Ngayon, bumagsak siya because of speculation again. So pag natapos tong event na to, babalik yung ruble doon sa kanya totoong value. Yeah. Parang kay ano? Okay. Lolo nuno sa punso. Nakanuno sa punso to. Albert de Rosario, parang permanente yung pagbagsak ng ruble. Successful! Ang US. Kadaing. Sa mga sanctions. Successful na pala. Amboy na amboy. Hindi ba? Successful. Yan ho yung bata ni Manny Pangilinan. Ganyan magsalita. Bata-bata pala. Bata. Ito yung convenor na sambayan na ang kanilang kandidato si Lenny Robredo. Kung matatalinong taon to, bakit nasa 17% lang yung kandidato nila? Hindi sila tanggap. At bakit yun ang pinili nila na walang panalo? Kung mahuhusay sila na convenor, sino makikinig sa mga ganyang convenor? Patalo. Yung inyong pinipili. Diba? Convener. Hanggang ngayon, umi-extra pa yung sambayan. Nagsasalita pa. Filingero naman. Hanggang ngayon. Who are these people? Paket na! Yeah. Paket na daw. Ano din sila? Yung swing daw, yung three, ano, yung karaga. Yung karaga area. Okay. Nag-swing si Lenny Ron. Dinumog! Dinumog talaga. Daw. Daming po ito eh. Oh. Isa pa yan, no? Yung communications. Yung comms nila yung binabantayan ko eh. Okay. So what they do is they flood social media with these pictures. Kala mo naman ang dami-daming pictures. Pero it's the same pictures over and over again. Same messaging.
grabe din nadumog sa Cavite, sa ganito, sunod-sunod, tapos parang ang dami-dami nila na ano. And then, of course, problema nila, naunahan na sila ng unit team eh. Mm-hmm. But it doesn't have to be true. Kumbaga kumita na yung gaming na yan eh. Pero it doesn't have to be true. It just has to look like it, di ba? Yung sage words from the sister of Loida. So, yes. Na hindi naman kailangan tunay yan. So, all they have to do is... Sister ba yun? Sisterhood yun eh. Oo. Sisterhood? Yes. So, ang... Hindi rin kailangan totoo. Just has basta to look like it. Totoo. And that's what they're trying to do here, the battle of optics. So, okay. May mga, yun nga, yung balloons. Yung mga gimmick ng balloons, paper hats, na yung... Saka same yung, photo. Ano, same photo over and over again. Sinasabi yan ang crowd sa... Oh, ito yung crowd sa ganito. Pero yun, it's the same photo. Nagbabanggit ng number yung, of people in the area. Hindi naman suportado ng either ng PNP o capacity ng lugar. For yung 4,000 na parade, 4,000 vehicles. Di ba? Yeah, mas makataro, mas tapos yung sa Sports Coliseum, 40,000. Ayan, yung mga ganyan. Sinlaki ng ano yun? Sinlaki ng Araneta. So, big lie pa rin yung ginagamit nilang strategy okay. sa comms nila. Big lie, tell a lie, big enough. Tapos ulit-ulitin nyo lang. Dami. Okay. Pataas na si Lenny, pababa si Marcos. Ganyan. Tapos, pagka-survey, hindi naman ano yan eh, hindi scientific accurate. Yan, aba, hindi sila accurate. Sagot, hindi yan ano. Hindi sila yung Google. Ayan, and so now they invent a whole new means of measuring. Google daw, analytics. Ayan. Maybe lang. Panalo na raw si Lenny sa Google Analytics. Kasi daw, according to their studies. Studies nila. It has been consistent daw. Na the most number of hearts equals... the ano equals win. Maraming nag-heart sa social media. Like, hindi heart. Basta thumbs up lang. Heart. Okay. Hindi coincidental yan. Heart. Ilan yung heart ni Lenny? Sinabi ba nila? Hindi nila sinabi. Merong numbers na kinukot sa isang analytics na parang 7.5 si BBM, 8 million si Madam. But here's the point. Sila mismo dati naninira every time magpapakunwari online survey. So, syempre, maraming active na unit team, parating natatalo. Napakababaw naman yung analysis na yun. Heart lang? Heart yung basis nila. So, magkakatalo sa election natin based on the heart? Putang. Ito yung sinasabi pilit nito. Pilit na pilit naman yan. Paano ka magbabandwagon based on pilit hearts? Pilit na pilit yan. Nakinakita nga akong column eh. Correct. Pinagkumpara niya yung survey at saka doon sa Google Analytics, mas lamang ang Google Analytics. Si Andrew Masigan. Ay, oh yes, of course. Yung pakit yung photo yan, pinakikita yung dimple. Ayan, dimple. Yung gano'n. Fake na fake. Ay, hindi naman. Nakakita ko yung kulo. No, sabi ko ba? The dimples are as real as her vice presidency. Oh my. Oh, sige, the picture is as real as her vice presidency. Ikaw, Trix, ha? What? What? May kapi ka naman, ha? Neutral yung statement na yun. May kapi ka naman. Bakit ka mainit pa hindi ako masungit? Sungit-sungit mo ngayon. Bakit ka masungit? Kasi... The statement is as neutral as the... Iboto kasi daw yung lola mo dahil babae siya. Naku, may pagkain, patay. Ayan, may dumating. May nakita akong pagkain dumating diyo dito. Buti naman. Oo, hindi maganda to. Hindi magandang pangitain ko. Mababawasan yung sungit ko eh. Ayan. Okay. Paano yan? Paano ho yan? Kawawa naman ang gobyerno. Hindi pa natin na-explore yung West Philippine Seas. Para kay Manny Pangilinan. Alayo mo, nakaisingit pa yun. Kailangan. Oo, ituloy natin ang exploration dyan. Ay, naku po. Nagkukumahog ngayon ang ating government. Makasingit lang, ano? Tapos, kung humirit siya, it's as if naman walang ginagawa yung gobyerno. Okay. Ang ganito pala, di ba sinabi ko, nagsalita si Dominguez. At ang ginawa niya, lalo lang niya tayong tinakot.
Ang totoo pala, may mga moves na iniisip ang ating cabinet. Sabi nga nila, to mitigate the impact. Ano ba yan? Ano ba yan sa Tagalog? Para daw humabawasan. Yung pinsalang magagawa sa ating economy. Pag sinabi natin economy, eh yun yung kabuhayan ng bawat Pilipino. Ni Trixie, ni Venner, ni Dion, ni Conrad Banal, ni Jonathan de la Cruz, Larry Gadon. Pag sinabi natin economy, yun yun. So, kasi ang tingin natin sa economy, it's somewhere up there in the skies. Hindi ho, pag nabanggit yung word na economy, ang isipin nyo, kabuhayan nyo. Ang nakasalalay dyan. Yun ang shortcut lang ho yung economy. Kasi napakahirap na lahat pa yan, di-discuss nyo. Pag sinabi economy, kabuhayan mo. Kabuhayan ng lahat. Kung makakapag-aral yung anak mo o may kakainin kayo, pag sinabi ho yung word na economy, malakas ang daw, collateral damage daw tayo dyan. Okay? Hindi pa, ano pala yung economic team, nagsalita na. Nagsabi sila na may mga measures na iniisip. Ano-ano yan? Ano nga da? Number one, import more rice. What? Import more rice. No, I heard it. What? Import more rice. Number two. Economic team. Headed by the DOJ. Babaan ang tariff sa pork. Ayan na. Import more pork at ibaba pa ang tariff. Eh, binabaan na nga natin ito 10%. I mean to say, zero na, ganon? Aba! Crisis po, attorney. Eh, naka-imbak pa doon. Di pa nga na... Iniisip ko nga, meron nagpadala kasi sa akin eh. Ito na yung statement. Ang iniisip ko, parang mga pork importers yung nagsasalita. Eh, yung pala, cabinet yun. Are you sure they're not the same? No. Na, okay. I'm sure. Ang kasi nagpadala sa yung nagpadala sa akin. So it's a coincidence that they're saying the same things. The pork that importers. That they're saying things that the pork importers would say. So we import more. Yun ang move. Number two, subsidy. Sabi, babaryahan natin yung mga ano natin, mga magsasaka. Paano mo kukunin yung subsidy? Sa duties. Taxes. Eh, wait. Taxes. Wait, taxes. Kaya taxes. Hindi nila ibababa yung taxes on oil. Kasi doon kukunin yung subsidy. Ang isang subsidize nila, transport group, farmers, and fishermen. So, yung override natin yung automatic clause. Paano kami ngayon? Na hindi kami farmer, hindi kami transport group, hindi kami fishermen. Peace. Wala kami subsidy, pero may tama kami sa tax. Yan po ang gustong gawin. No, after all, hindi naman sila yung mag-bear ng ano. At tapos, titirahin pa nila ng importation. Paano yung mga naghahanap buhay ng local production? E titirahin ka ng babatuhin ka ng mga imported. Na hindi naman ho nakakababa ng presyo. Yan sinabi nilang yung bigas na yan, bababa ang presyo by more than 10 pesos. Mga ganun na sinasabi. Hindi ho nangyari yan. Yan baboy daw, bababa ang presyo sa kaka-import. Yung manok at yung isda. Yung pala, importation yung move nila. Kaya pala hiyang-hiyang magsalita. Kaya pala ayaw sabihin. Importation talaga. Dahil importation yung kanilang desisyon. More importation po. But hindi man lang na-discuss kahit kapiraso sana. Sana gumawa tayo ng paraan para mag-increase ang ating food production. Hindi, import dapat. Okay. Sorry. Naghihirap kasi yung mga importers eh. Hindi ba kayo naawa? Puro mga taga Makati yan. Ganda ng bahay niyan. May kakilala nga akong kung gumastos eh, parang nabibigay lang ng tansyan eh. Talaga? Import, meat importer yan.
Oo. Oh. Paano ba yan? Paano kaya yung ating... paano yung akin, ating local production? Mm. Oo. At maaari daw hong ano, yun ang sabi ni Carl Chua nagsasalita eh, ng NEDA. Mm-hmm. Siya nagsalita, hindi si Dominguez. Sinabak nila si Carl. Kasi he's the most well-liked. To, eh. He's the most well-liked. Well-liked yan eh. Ito na lang ang magsalita. Importation, yun ang main strategy in this crisis. Mm-hmm. Importation and subsidy. Okay. Mm-hmm. Palakpakan mo tayo dyan. Yay. Galing ng ating galing. Importation. Parang matumal yung ano, applause natin, boss. Matumal okay. Yata. Parang hindi ganado dun sa sinabi. Hindi yan standing ovation. Ng cabinet. Ito po yung importation eh. Ang shipping cost, dahil sa tumaas ang langis, tataas daw yan by 20 to 25%. Mm. So may matitipid ka ba sa importation ng food? Uh-huh. It is higher now by 20 to 25% sa shipping. Okay. Malaking bagay ho yun. Yeah. Shipping. Mm-hmm. Okay. Medyo malayo-layo ang mga imported natin, US. Mm-hmm. Ng baboy, manok. Buti yung bigas, Vietnam lang eh. Mm. Lapit-lapit eh. Pero yung baboy, manok, galing pa ho ng Amerika yan. Mm-hmm. Yung mga gulay na ini-smuggle, galing pa ho ng China yan. But yun nalang sinabi sana, let's encourage smuggling ng food. Bakit importation pa? So, total, ganyan ho daw. Ang iniisip ng gobyerno, okay? Sabi ng DTI, naku, ito na naman tayo, DTI. Ano na naman, words of wisdom ang nanggaling sa ating DTI? Dapat daw ho hanggang Disyembre, i-extend na yung pagbaba ng tariff. Uy, talaga yung bind nila yung susunod na administration. Sa rice, talaga. Hanggang Disyembre daw. Ayun pala yun. Hanggang Disyembre. Hanggang Disyembre na. Ibabaan na yan. Para ano, itali natin susunod na administrasyon. Hanggang Disyembre daw. Kasi pagka DTI po yan, tayo. Yan yung mga handpick ni Dominguez eh. Ayan. Okay. Yeah. DTI. Yeah. DA. Neta, siya ko nag-appoint niya. Di, Department of Agriculture. Lahat ng has to do with money. Yan. Yeah. Sa Central Bank. Buti na lang, nakachamba siya sa Central Bank. Si Ben Jok na yung... Pero nung una, si Espinillo din ang pinili niya. Okay. Yan, noon una, ang kalaban noon is a private banker. Mm-hmm. Nakilalang kila si Tony Mungkupa. Oh, yeah. Nakilalang mahusay. Oo. Ang galing nanalo, din magsulat yun. Oh, yun nanalo is dating ano yun? Namundok yun. Yeah. Seryoso yun. So, ganong klaseng tao, principled. Committed. Pagka committed, principled, devoted, ganon. Yun ho yung ano, ang pinili ni... Para sa bayan. Ni Procopio. Isa yung kabila. Of course. Dito kay joke, no? Na hindi ka pwedeng pumili ng para sa bayan. Hindi pwede. Hindi. Kailangan para sa bulsa. Ay, sorry. Para sa bangko? Para, ano yung bulsa de yelo. Pag may sakit ka, malagyan ka sa de yelo. Sabi unang DTI, kailangan daw hanggang Disyembre na yan. At saka ituloy na yung importation ng sugar. Ayan. Para raw ho sa mga nadamay pa yung asukar. Food processors. Ayan. Kasi ho, especially the soft drink industry. Ang courts nagsabi, teka muna, tigil nyo muna yung importation. Milling season eh. Correct. Milling season ng sugar, aaprobahan nyo yung importasyon. Ano yung gusto nyo mangyari sa sugar industry? Sabi ng DTI, ituloy na raw yan para sa mga gumagawa ng food manufacturing. Processor. Especially, yung naghihirap na soft drink para industry. Para bumaba daw! Maiibsa ng ating paghihirap. Ganun ba yun? Maiibsan ba ho ang aming paghihirap?
Pag kumita ng limpak-limpak na salapi, yung mga bata nyo, ganun ba? Wala para maibsa ng aming pag-ibig, ibibigyan nyo ng napakagandang pagkakataon itong mga ito. Mm-hmm. Importer, food manufacturer, importer na sugar, bibigyan nyo ng pagkakataon kumita ng limpak-limpak. Pero para sa atin yung kumita sila limpak-limpak, Trixie. Yan ang sabi ni DTI, Trade and Industry Secretary Ramon Concepcion. Ramon Lopez. Pareho lang kasi yun eh. Ha? Pareho lang. One and the same. One money nga yan eh. Although, sabi niya, prioridad pa rin ho ang local production. Really? Hindi alata. Tara, paano? Paano naging priority? Puro import kayo. Ano ba? Subsidy kasi. Alam niyo, kung magbobola kayo, yun naman medyo... Hindi halata. Kapani-paniwala. Ano? Titirahan niya. Kailangan natin i-extend ang pagbaba ng tarif sa pork, sa corn, sa rice, pati sa sugar, allow na natin importation. Ha? Mm-hmm. Puro import tayo. Pero, priority natin na local production, ha? Mm-hmm. Makakala nyo, priority na natin ang importation. Hindi. Local production ang ating priority. Hindi sila nahihirinan nun. Hindi. Magkasalungat yun. Yata nahihiya ito sa mga wala, sinasabi. Wala. Hindi, medyo nahihiya sila ng konti kasi hindi nagpapa-interview eh. Ayan. Baka daw magpanik tayo eh. Kaya kailangan. Cancer! Kaya kailangan yung importation daw. Buhisit itong para hindi magpanik. Alam nyo kasi daw, baka magkaroon ng ano, panic buying. Ay, ganun! Oy, boss, Secretary Ramon Concepcion. Ang pwede lang ho mag-panic buying, yun may mga pera. Yung, may, okay? Yung iba, panic lang. Kami hanggang panic na lang kami. Baka mag-panic daw eh. Kailangan importation para merong goods on the shelves. Parang namimiss ko yung mga panahon na yung merong ano, di ba yung mga mob? Tapos, ayan, meme. Pati yung toilet paper, pinapanic buying. Well, hindi ko nga alam. Alam mo, nanay ko gano'n yung lakas. Lakas nila tumahe. Kaya nagpapalig ba yun ng toilet paper? Essentials. Hindi pagkain. Hindi canned goods. Toilet paper. That's so kanwa. Yung parang they don't know what they're going to do if there's no toilet paper. Magbabalik ang karambola. Oras natin, 9 o'clock, mga umaga. Karambola! EWIZ